Nakakita raw ang isang komite sa Kamara ng Batayan para impeach si Vice President Sara Duterte. Bukod dyan, posible rin siyang maharap sa kasong plunder dahil sa kuwestiyonableng paggasta sa confidential fund. Nasa Frontline Balitang yan si Marianne Enriquez. Dalawang posibleng grounds para ma-impeach si Vice President Sara Duterte ang nakikita ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Una riyan ang hindi maipaliwanag ni VP Sara na paggasta sa 16 million pesos na confidential funds para sa nirentahang safe houses noong 2022. Ang isa pa ay ang dokumentong kinuha mula sa Armed Forces of the Philippines para i-justify ang 15 million pesos na pinaglaanan umano ng confidential funds ng DepEd noong 2023 para ito sa youth leadership summits ng AFP kahit wala namang ginastos ang DepEd dito. Obviously, there was a betrayal of public trust at saka yung anti-graft. Bukod sa impeachment, posible ring maharap si VP Sara sa reklamong plunder kung hindi raw maipaliliwanag ang higit 112 million pesos na ginamit para sa confidential funds ng DepEd noong 2023. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, pera ito ng taong bayan kaya kailangang tiyaking nagagamit ito ng tama. Pero sabi naman ni House Committee Chairman Joel Chua, pag-aaralan pa raw nila ito. After siguro ng impeachment, once napatunayan or na-impeach po siya, that's the time for cases to be filed against the Vice President. Nauna nang sinabi ni VP Sara Duterte na pinopolitika lang siya ng Kamara at nagfi-fishing ang mga kongresista para maghanap ng kaso at ipa-impeach siya. Pero nanindigan ang liderato ng House Committee on Good Government na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho sa pagbusisi sa pondo ng taong bayan. Ipagpapatuloy naman ng komite sa Kamara ang kanilang pagdinig, pero mas mabuti raw kung dadalo si VP Sara para magpaliwanag tungkol sa questionableng paggastos sa confidential funds. Wala pang pahayag ang bise kaugnay dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marianne Enriquez, News 5. Mga kapatid, jigimanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.